Hello guys! Welcome back to my channel. So ngayon, i-vlog ko yung strawberry na nabili ko online. March 30 ko lang siya nabili. So second time ko na to na mag-aalaga ng strawberry. Kasi last year, June 2023, nag-order din ako nito yung mga runners niya. Kingberry yung in-order ko noon. Kaso wrong timing. Dahil tag-ulan nung time na yun, so nababad siya sa tubig and then nabulok yung mga ugat at namatay. So ngayon summer, itatry natin ulit. Kaka-order ko lang ito ng March 30. Yung variety pala na nabili ko is tatlo. Japanese Shoga, Summer Princess, tsaka Sweet Charlie. So ito yung Japanese Shoga ata. I'm not sure. Kasi nasa dalawang magkahiwalay na paso to. Then nilagay ko na lang sila dito. Ayan. Japanese Shoga tsaka Summer Princess. Kakabili ko lang sa kanila nung March 30. Then nagkaroon sila ng bunga. Isa sa kanila ay nagkaroon ng bunga. Pinatuloy ko siya. Kaso hindi siya ganun kalaki. And then yung mga sumunod na bunga is deformed. So nag-search ako dito sa YouTube. Nanonood din ako ng ibang vlog ng mga nag-aalaga ng strawberry. Ayon sa kanila, kung bata pa daw yung mga strawberry plants nyo, kailangan ipamature nyo muna sila bago nyo patuloy yung bunga. Kaya importante na pag may mga first flower sila, tatanggalin nyo muna. Kasi pag may bunga na daw, or pag nagpa-flower na daw, nag-release ng madaming energy or madaming effort yung plant. And tendency noon, kung bata pa yung plant and then nagre-release siya ng maraming bunga, is baka mamatay din siya later time. So ayun, napakarami ko nang napanood na vlog dito sa YouTube regarding sa pag-aalaga ng strawberry. So bibigyan ko kayo ng mga tips na nag-gather ko. So, una, kung magtatanim ka daw ng strawberry, kailangan yung lupa niya is moist palagi. So, ito, didiligan ko siya mamaya. Kakadilig ko lang ito kahapon. Pero, tuyo na ulit yung lupa niya. Sobrang init kasi dito sa rooftop. So, ayan. Didiligan natin siya ulit mamaya. And then, ang importante kung magtatanim ka ng strawberry, yung crown niya or yung nilalabasan ng mga dahon niya is hindi mo siya ilulubog sa lupa. Kailangan nakaangat lang siya na ganyan. Ayan. Kailangan angat lang siya. Ayan. So, itong Sweet Charlie to, nabili ko rin siya. Actually, mga runners pa lang to. Hindi pa sila ganun kalaki. Itong isa, Sweet Charlie din to. So, balit, naging dalawa na yung crown niya. Ayan, dalawa yung crown niya. Yung nilalabasan ng mga dahon. And then, nagkaroon din siya ng runners. Tinuso ko dito. Ayan. Meron na siyang 1, 2, 3, 4. Apat na yung leaves niya. Ang sabi, is kailangan daw gawing 5 yung leaves niya para maging stable siya. Pag 5 na yung leaves ng runners, pwede mo na siya i-cut mula sa mother plant niya. And then, nagkakaroon na naman siya ng another runner dito. I'm not sure kung papatuloy ko ba to or hindi. Gana pa ako ng bakanting paso if ever. Ayan guys. So ayun, another tip is kapag may mga suckers is yung mga halaman na tumutubo sa paligid, tatanggalin niyo 'yan kasi kumukuha yan ng mga nutrients mula sa strawberry plant. Ito rin yung mga dahon na tumutubo ng ganyan, maliliit. Parang mga suckers din daw ata 'yan. So dapat tinatanggal din 'yan. So ito, ano siya, may dalawang uri ng or may dalawang variety ng strawberry, yung everbearing at yung junebearing. Itong mga variety na nakuha ko is junebearing sila. That means namumunga sila from December to June. Pag everbearing naman, kahit anong oras or kahit anong buwan,
sa buong taon, pwede siyang maglabas ng bunga. Yun yung Kingberry na variety. Wala pa ako nun, mag-order pa lang siguro ako. Ayan siya guys. So ito, pag namumulaklak siya, ina-abort ko muna, tinatanggal ko muna yung mga bulaklak niya para mas maging mature yung plant. Kasi pag mature na siya and pag namulaklak na siya, dun siya magpuproduce ng mas malalaki at mas maraming mga bunga. Ayan. Tapos sa pagdidilig naman, hindi naman siya kailangan laging diligan. As long as yung lupa niya is moist, titignan niyo rin kung moist pa yung lupa niya. Kapag moist pa, huwag niyo muna siyang diligan. Pero kapag dry na, parang ito dry na, ayan, pwede na siyang diligan mamaya. And then, yung pinang-spray ko dito, based sa mga na-search ko, is yung fermented fruit juice. So ito, naglagay na ako sa sprayer. 10 ml lang siya, or isang kutsara, siguro dalawang kutsara ng fermented fruit juice na in-order ko sa Lazada. Ito yung i-spray natin. Ayan, spray natin siya dito sa mga strawberries natin. Ayan, para magkaroon din siya ng mga nutrients. Ito daw ay, since organic naman to, pwede mo siyang i-spray ng once a week. Ayan, so tinatry ko pa kung ano yung mag-work dito, kung organic ba na fertilizer or yung mga pellets na fertilizer na na-order. Though meron naman na rin ako noon yung complete fertilizer and urea. Pero ito, since bago pa lang sila, organic muna yung ginagawa ko. Yan ito. Since nagulay kami ng malunggay, binabad ko dito yung mga malunggay na dahon na sinala ko na. And then nilagyan ko rin ng balat ng saging for potassium. Ito, pwede rin natin ito ipang-dilig para magkaroon ng mga nutrients yung mga tanim natin na strawberry. And pwede rin natin yung i-dilig sa iba nating tanim. Ayan, so ito. Ayan, Sweet Charlie. Ito pa lang yung mga tanim ko na strawberry so far. Baka mag-order pa ako ng Kingberry. Pag may bakante na ako na paso or pag may available na ako na lupa. Ayan siya guys. So ayan, hayaan nyo lang siya dyan. Hindi naman yung palagi na nakatuto kayo sa kanya. Tatanggalin nyo lang pag may mga old leaves na siya. Ganun, tatanggalin nyo yung mga old leaves, yung mga suckers. Mga suckers na mga halaman na tumutubo sa paligid. Ayan. And then, titignan nyo rin kung may mga insekto or kung ano na mga snails na kumakain sa dahon, tatanggalin nyo. Ayan lang guys. So, ayan guys. Sana po may natutunan kayo as a newbie. Newbie din ako sa pag-aalaga nito. So, second time na natin to. Sana maging successful na tayo this time. And siguro by the following months, mas lalaki pa yung mga strawberry natin. Bale, nga pala may rule of thumb. So dapat, papaalaw mo yung bunga niya kapag yung crown niya, or ito, ayan, kasing laki na nung thumb mo. Ito medyo maliit pa siya since bata pa siya. Pero siguro lalaki tingin as the time goes by. So ayan lang, rule of thumb niya. Dapat kasing laki na ng thumb mo yung crown niya para mag-produce na siya ng mga quality na bunga. Ayan lang guys. Thank you.